Nakakatuwa realize we are moving on. Sinabi natin, pag sinabi natin moving on is leaving aside all those weights na nagpapakumakalikot sa mga kaisipan natin nakaraan, ng mga kaisipan natin. Salamat sa Panginoon. Well, yun eh. Good morning, kapatid. Napatingin tuloy ako eh. Praise the Lord. And, one of these days ay magkakaroon niya ng katuparan. That is the only thing left na hinihintay natin, mga kapatid. So, moving on ay kasi pagka tumingin ka backward doon ng mga palaka, hindi ka makaka-move forward. Hindi ka makaka-move upward. Pagkata, those are the weights na nagpapabigat sa iyo. Sabi ni Sir Marvin ganito, buhay ka. Buhay kayong mapayapa. Kumain niyo, Panginoon. Whatever it is na nasa iyong you have the eye that sees things, hindi pwedeng pumigil sa mga bagay na inilaan sa atin ng Panginoon. Actually, bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Sabi kanina, ang haba ng pinagtiis natin eh. Puro tayo pagsubok eh. Puro tayo trials eh. That's what it was ordained sa atin. Kasi hindi naman sinabi ng Panginoon yung dadaanan natin kung ano. Tinignan niya yung dulo na tayo ay kasama niya sa dulo. At mula sa pasimula, hindi niya sabi na ikaw sa panahon, makakaranas ka ng bagyo sa buhay mo, malulunod ka. Pero, nandyan siya at patuloy na tayo ay. Yung mga ganun ang time na nararanasan natin, nagpatuloy tayo mga kapatid eh. Diba? Hindi nga natin, hindi mo nga sigurado kung tama ba yung tinatahak mo, pero nagpapatuloy ka sa Panginoon. Because something in you, nagpo-push. Go on. Ngayon pa. Diba? Ngayon pa na nalaman mo itong katotohanan ito. Ngayon pa na nalaman mo yung katotohanan ng mayroong mga naiwan na sila nauuna. Diba? Mayroong mga tinitignan-tignan ka lang dati na wala, mga ano lang ito, mga kumbaga sa sentence, ay tuldok ka lang. Diba? Oo, ganyan lang ang tingin nila sa mga mananampalataya. Pero nung buksan ng Panginoon sa'yo, sabi ko nga eh, what more ngayon? Nalaman mo yung kabuuan ng aklat. Ba? Yung aklat na kinuha doon sa kamay na nakaluklok sa upo. Ba? Nalaman mo. At higit sa lahat, nalaman mo yung aklat na yun ay walang iba kundi ikaw. Ba? So, anong dahilan para tumingin ka sa at muni-muniin mo yung nakaraan? Muni-muniin mo yung darating. Doon ka magkakaroon ng kagalakan eh. Subukan mong muni-muniin yung mga nakaraan mo na puro taghirap, puro mga pagdurusa, puro ka laging kasawian, pakiramdam mo lagi kang bigo. Ba? Aba, tignan ko lang kung hindi paglabas mo yung mukha mo, talagang gusto mo na magpatiwakal. Oh, pero kung titignan mo at ilalagay mo sa sarili mo, sa iyong harapan ang lahat ng nakikita mo yung pag-alis ng bride. Aba mga kapatid, Walang pagsidlan ang kagalakan sa iyo. 'Di ba? Kahit araw-araw kang awayin ng asawa mo, mga kapatid. I'm glad. Masaya kami. At kayo rin masaya. Bakit? Wala namang pwedeng ipagpalit sa kagalakan sa mensaheng ito na 'yung natanggap. 'Di ba? Lalong-lalo na nung buksan sa iyo ang mensaheng itong pinagkakaguluhan ng marami.
nandito nakaupo. Nananahimik lang siya, nag-i-enjoy. Diba? Na-realize mo yan. Sapat-sapat ang lahat ng bagay. Dati isa ka rin doon sa pinagpipilitan mo yung kung ano yung pumasok sa sarili mo. Kung ano yung sa tingin mo yung tamang interpretasyon ng salita, nakikipaglaban mo rin yan eh. Diba? Nung buksan ng Panginoon sa'yo ang lahat-lahat ng bagay, pag hindi mo nakita yung, basahin mo yung Biblia at ang mensahe, pag hindi mo nakita yung pangalan mo doon, ulitin mo uli. Tatlong mensahe, hindi pa yata ako nakaubos eh. Diba? Oh, dati, mga kapatid, yung mga spoken word, pampatulog ko lang yan. Hindi ka makatulog sa gabi, di ba? Hindi ka makatulog. Talagang kukuha ko ng spoken word eh. Makapal pa, mga 7 church ages. Aba, page pa lang, yung pabalat pa lang ang binabasa ko, pamagat pa lang. Sabi, bakit ayaw ni Satanas malaman mo? Diba? Pero lingid kay Satanas, yung naman nun ay ikaw. At darating ang time na bubuksan sa'yo ng Panginoon yun, walang pwedeng pumigil maski sarili mo. Diba? Maski sarili mo, pigilan mo, hindi mo mapipigil. Oh, pigilan mo yung sarili mo, ayaw ko mabasan yan. Hindi mo, pag dumating yung time, binuksan sa'yo ng Panginoon at nalaman mo lahat ito mga patid. Kung nalaman mo, lahat-lahat na nakasulat doon, nandun na sapagkat ikaw yung libro niya. Diba? Salamat sa Panginoon mga kapatid. Dahil ibinaba niya ang kanyang awa. Yung kanyang mercy si binaba niya upang maraming mahagip. Diba? Upang maraming mahagip ang biyayang ito. Asan sa... Diba? Kaligtasan para sa tao yan eh. Taong walang nakakaalam. Diba? Yung awa na ibinaba niya, yung mercy iba niya rito. Walang iba kundi aklat na yun. Nahahagip. Hahagipin ang lahat ng mga tao na sa kanyang kaisipan before the fountain. Kailangan nilang mahagip, mga kapatid. Kaya kung kaya't narito ka, mga kapatid, kung kaya't ikaw ay narito, kapagkat may awa ang Diyos eh. At yung tao, mga kapatid, there is no way for him to fight his life papunta sa Diyos. Oo. Wala siyang kakayanan. Iwala siyang kakayanan na kontrolin yung kanyang sarili mapunta sa impyerno. Kaya ikaw, nandirito ka, mga ba? Kasi ang tao, kahit anong pagsusumikap niya, kahit tulungan niya yung Diyos, hindi niya nga matulungan yung sarili niya, tutulungan niya pa yung Diyos eh. Ba? Tulungan niya yung Diyos. Sabi ng Panginoon, be humble upon the word. Pero ipipilit niya pa rin yung sarili niya pangunawa. Diba? So wala talagang nakaabot sa Panginoon. Kahit isa. Kahit isa, di ba? Wala nakaabot. Ngayon mga kapatid, yung awa na yun para sa tao. Yung naaawa, nandirito. Dirito, yung naawa, nandirito mga kapatid. At ang masaklap doon, yung term natin masaklap eh. Talagang masaklap. Yung mga nag-aakala na sila itong mercy na ibinaba. Diba? Maraming ganyan eh. Naniniwala pero hindi. Oh, mahirap na tayo. Make believer. Sabihin, sabi kanina ni Brother Marvin, ibig sabihin na ikaw ay end time message believer. Ay, libre ka na sa darating na kaparusahan. Diba? Ay mga kapatid, yung pagngangalit ng ngipin o yung great disappointment na tinatawag, sa end time yun. Wala sa Protestante, wala sa Katoliko, wala sa Methodist, AIL, Baptist, pa, Saksin, Oba, Iglesia ni Manalo, pa. Wala sa mga yan mga kapatid, ang great disappointment. Yung great disappointment nandoon sa end time believers. Akala ko. Oh, di mo pansin. Diba? Kapatid, bakit? Kasi yung mga taong walang alam, kontento na sila sa relihiyon nila.
hanggang doon lang sila eh. Pero yung pinatungtong ka doon sa table ng kaalaman ng mga bagay na ito, nag-rejoice ka rin. Kumain ka ng katotohanan. Mabay-sabay ka hanggang dulo. Pero pagdating sa dulo, ano ang nakita ng prophet? Likukaswa, likukasto. Kuan. Diba? Tapos yung bride umakyat na, pero sila nag... Bakit? Meron silang kinaing iba. Meron silang narinig na iba. At hindi sila nanatili doon sa salita na daladala ng nobis na ibinaba. Diba? Tatakakaliwaliwanag ng salita eh. Pinabasa natin, napakaliwanag eh. Sino lang kukontra doon? Antichrist. Mga kapatid. Oh, di ba? Yung humility, pag nabasa mo yung salita, aba, with all your heart, amen ako dyan. Ganun eh. Pero to compete with the word, ba, ilan mo tatalunin yung word? Iyo ay sa inyong amang diablo, sabi ng ba? Kukote mo yung word, pero lalagyan mo ng not so, kaya ng iyong ama. Di ba? The old soul must die. Kukote mo rin yun. The old soul must not die. Ba? It must be changed. It must be cleansed, sabi niya. Pero yung cleansing sa ano, process ng fire. Diba? Aba, subukan mong pumunta sa fire. Ba? Tignan ko pag hindi ka nakremate doon, mga kapatid. Ba? Kahit anong metal, dalhin mo na apoy, mga kapatid. Tutunaw yan. Ikaw pa kaya na butot laman? Aba, mga kapatid, abangan na lang kita doon sa abo. Ayaw nila yan. Bakit? Why? Why? Bakit? Because ay dahil sapagkat iyon ang gusto ng kanilang ama, amang Diablo. Diba? The same tactic sabi natin nakaraan, diba? So, the last sign, mga kapatid, the last sign, sabi ni Sister Jane kanina, ang dami-daming tanda, di ba? Ang tanda, may matatanda, super sign, at kung anong sign. Pero ikaw ang tanda. Ikaw yung kahuli-hulihang tanda. Hindi matanda, ah. Sign. Signboard. Araw na nagtuturo kung nasaan ang Diyos. Ikaw yun, mga kapatid. Yung kahuli-hulihang tanda na yan. Yung kahuli-hulihang sign. Ba, yan ang yung mga tao naghihintay eh. Naghihintay sila ng sign eh. Di ba? Ang simple lang, ang last sign. God in flesh again in the last days. Di ba? Pag nabasa ng bride yan, tatalima siya. Wow! At alam niya kung sino yung God in flesh na yon. Ngayon, yung mga antikristo, sabihin na natin antikristo kasi ayaw nila kay Kristo. Nagbabasa naman sila ng Kristo. Kasalamuhan nila ang Kristo. At hawak-hawak nila ang salita ni Kristo. Pero yung last sign na God in flesh again, hinahanap nilang patuloy. Alam nila yon na last sign will God himself will appear in human flesh. Diba? Nababasa nila yan. Pero nung nandirito na siya, diba? Nung human flesh na siya at pinapahayag niya kung sino siya, sige nga, humanap ka ng scripture, pamalian mo na siya ay hindi dumating sa laman, pamalian mo na ang nobya ay hindi yung God in flesh na yon, wala kang makikita. Pero sila, pilit nilang tine-turn down yun. Bakit? Diba? It's the devil incarnated again in human flesh also. Diba? To compete with the word. Diba? Kasi kaya nga nagpatiwakal si Judas eh. Para yung spirit niya, pumunta rin naman doon sa kanyang mga anak. Diba? Upang magkaroon ng malaking benta. Benta-benta baga. Ibenta niya talaga si Kristo. Ngayon, the same thing nangyayari, mga kapatid. Pinahayag ni Kristo kung sino siya sa huling panahon. The bride. Ang liwanag eh. Diba? Kasimple-simple, God in flesh. Nandito. Simple, diba? God in flesh. Kanino mo hahanapin yun? Sige nga.
Kaso nakatingin sila sa ganito. Nabababa uli. Diba? Eh maliwanag naman nabasa nila, God, mga kapatid, is an anamorphic God. Nag-change siya ng maskara. Nag-change siya ng kasuotan mula doon sa mga prophets sa Old Testament. Lahat yun ay kasuotan niya. Kasuotan na nag-iisang Diyos. Pero sa huli, mga kapatid, the last day brides, mga kapatid, yun ang bumubuo ng kabuuan ng Diyos. Kasi yun ang female part niya. Lalong hindi matanggap, mga kapatid. Ha? Ha? Lalong hindi matanggap, mga kapatid. Naniniwalaan nila, pero hindi. Alam nila na yung bride, mga kapatid, ay, alam mo, actually, na tayo dapat nangingialam sa mga kaisipan nila eh. Dahil sabi ko kanina, tayo nga ay malaya. Tumitingin, mga kapatid. Pero paano mo maikukumpara ang kinalalagyan mong ito kung di mo titingnan yung mga naiwan mo? Paano ka magre-rejoice, mga kapatid? Kaya lang, iwanan na natin yun, mga kapatid. Tumingin tayo sa ngayon kung sino tayo. Kung sino tayo at lubusin natin ang kagalakan. That your joy may be fulfilled, sabing ganun. Diba? But for the sake of others, ang mga nakikinig, na hindi pa totally sold out dun sa mensahe na si Kristo ay nasa iyong laman, the time. This is the time, mga kapatid. There is no other flesh pwedeng unbeliever. Lalong hindi make-believer. The true believer, which is the bride, yun ang pinanahanan, yun ang ginamit na maskara ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Look! Napakaraming talata nagpapatunay sa laman ulit. At ang maniwala lang doon, kanyang pinanahanan. Diba? Rejoice na lang sa word. Sa power to transform, sabi niya, true predestinated believers will stay with the word. Will stay with the word. True predestinated believers will stay with the word. Because they are part of that word. Pwedeng maghiwalay, mga kapatid eh. Lalo ka na. Lalo ka na, bride. Ka pwedeng humiwalay sa kung sino ka. Diba? Sabi natin eh. Hiwalay mo kung sino ka, hiwalay mo. Aba, para kang ano dun. Para kang iniwanan ng buhay. Diba? Oh, wandering stars. How long will ye wander? Kunya rito, you Methodist, you Baptist, Presbyterian, outsiders sa word na to, you end time message believers. Pag sinabi nating end time message believers, kasama dyan yung Methodist, Baptist, kasi lahat tayo nasa end time. They are all end-time believers, outsiders doon sa word. Whatever you might be, wandering stars from church to church, from message to message, from interpretation to interpretation, from word to word, mga kapatid, di ba? From pillar to place, and television to television, world to world, why don't you come here? He longs to have fellowship with you. Sino ba naglolong sa fellowship? Ang God. Diba? Ang God eh. Kaya mga kapatid, sa totoo lang mga kapatid, pag ibinalik sa'yo ng Panginoon ang kaisipan na ito, na mula noon, taglay-taglay mo before the foundation of the world, makikita mo na bahagi ka talaga nung may gustong bumalik ka rito. To have fellowship with the people. Diba? The greatest creation ng Diyos. Your greatest creation with God. Alam mo mga kapatid, maidudugtong-dugtong-dugtong mo lang lahat ng salita. Kapag nakita mo, ikaw talaga'y bahagi ng halumikha na nagsalita. Wala kang babasahin sa scripture na hindi nakatulay sa'yo. Ngayon kung hindi, abay, maraming matatakpan. Tatama ka rito. Mali ka rito, tama ka rito, tama ka rito. Hanggang sa dulo, tatamaan ka. Oo, mga kapatid.
He wants to transform you. He's speaking. Alam mo, asan bang message ngayon? His message is preaching to the lost. Actually, message, hindi na yan para sa atin eh. Ano bang alam kung hindi nyo alam? Oh, di ba? I-reveal sa ating lahat eh. Isan lang, hindi mo maalala, pero hindi mo nakalimutan. Pagkasinimulan ng sabihin ng preacher, oh, alam ko na yan. Oh, alam ko na yan. Uwi na ako. Di ba, mga kapatid? Di ba? He wants to transform you by the renewing of your mind. Di ba, mga kapatid? That's the reason you are here. The transformer of God. Sino yung gustong mag-transform sa tao na renew ang kanilang mind patungo sa mind ni Christ? Right. Diba? Kaya ka narito eh. That's the purpose. Mamaya mababasa natin, that's the purpose. Una siya pupunta rito, magkakatawan tao, upang i-transform yung heart ng iba. Doon sa kanyang panahon. Doon sa ages, ganun din lahat. Until that time, the last sign which is here now. Until you come here, mga kapatid, you want to transform yung mind ng tao. Kasi pag na-transform yung mind ng tao, kagaya na nangyari sa atin before, nung tinanggal yung ating mga amnesia, at ibinalik ng Diyos yung pagkaalam, pa? Ano nangyari? Nag-reduce ka eh. Satan is powerless sa'yo. Ganun ang gusto natin gawin sa tao, mga kapatid. Kaya lang, mga kapatid, alam mo naman, meron lang talagang listahan. Meron lang talagang kasama doon. Pa, hindi lahat. He wants to transform you by the renewing of your mind. Sabi niya, let this mind be in you. Alam mo nangyari sa atin yan eh. Na-discuss natin minsan, yung renewing your mind, balik ka doon sa ano, yung operation ng mind na yun. Kasi pag hindi mo nyo nire-renew, paso. Pa? Paso. Ibig sabihin, ano siya, wala siyang silbi. Ganun tayo mga kapatid. Na-renew yung mind, hindi na-renew sa atin yung mind na yon. Kaya yung alam natin, very limited sa Diyos. Ang alam lang natin, ano yung nabasa natin, yun ang ipaglaban natin. Diba? Oo, kasi hindi pa renewed ang yung mind. Pero nung renew ito, kagaya ng nilisensyang napaso, pagpaso ang lisensya mo ba, mga kapatid? Diba? Pwedeng mag-drive. Lisensya mo sa engineering, hindi ka engineer pag hindi mo na-renew. Oo. Title mo as engineer, paso yun. Kailangan may mga units ka pang i-apply para ka makapag-renew to for your license na mag-ano siya uli. Mag-valid siya uli, mga kapatid. Diba? Ganyan yung renewal. Now, the renewal of your mind, inalis ng Diyos yung spiritual amnesia, at inilagay niya yung kanyang mind. Yung kanyang mind na hindi na mapapaso kailanman. That is the reason gusto niya i-renew yung mind ng tao. Diba? But only those that are in the mind of God ang marirenew, mga kapatid. No? Not to the church or to the denomination, but to His Word, which you are a part. If that desire is in you. Diba? Anong desire? Lahat naman gustong mag-desire sa Diyos eh. Ano lang mag-desire eh? The reason, meron lang nakapaloob dun sa desire mo. Bakit mo gustong pumunta sa church? Diba? Marami akong mabebenta dun. Hindi yan, diba? Hindi tayo. Hindi nga eh. Nagbibigay ako ng example. Diba? Sabi ko kanina, lahat naman nagde-desire eh. Kaya nga nasa church. Oo, diba? Kaya lang dun sa desire mo na yun, may nakapaloob na hidden desire. Oo. Bakit ka na sa camp? Kaya akong ballpen, maraming pili ngayon.
iba yung desire mo, ba? Sa transformation na naganap. Diba? O makikita ko Sister Alice dito. Auutangan ko yun. Diba? May mga hidden agendas. Diba? Right, talagang desire niya, talagang ipakita na yung Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan niya. Yun ang desire, yun ang transformation, yun ang renewal ng ating bride, ng ating mind, mga kapatid. If that desire is in you, blessed are they that do hunger and thirst for righteousness. Diba, mga kapatid? And they shall be filled. Kanino ka mapipil? Sa Diyos, siyempre. Now, yung desire na yun, wala na sa yung desire na yun, kasi bakit? Anong sabi nung Miyerkules? Yung arko ni Noah, sarado na. Nandun na siya, all the way, resting. Until guhuin yung buong mundo. But Noah is in the ark, resting. Ngayong panahon na to, ganyan mga kapatid, sarado na yung arko. Yung bride, nagre-rest siya sa lahat ng bagay na to. Bakit? Sabi ng mensahe, si Noah may 7 araw pa, awang-awa sa mga tao kung gusto niyang buksan yung arko eh. Kahit paluin niya ng maso, hindi niya mabuksan mga kapatid. Ikaw gusto mong i-renew yung mind nila. Gusto mong makita nila yung makita mo. Gusto mong buksan yung arko, pero na nangyayari. Owa, nasisira ka na ng ulo. Wala namang ulan. Tayo ka ng barko. Ha? Bride. Bride lang kayo. Sino baga kayo? Ha? Sino ba kayo? Nagjo-Diyosan kayo. Ha? The same thing na naganap noon, patuloy na nagaganap ngayon. Sarado na ang mercy na ibinaba. That's why sabi niya, we are only preaching to the lost. Tama ba? Interpret mo ngayon, preaching to the lost. Lost na nga eh. Ay, kaya nakita natin kung bakit nasabi niya, the ark is closed. And the ark, now, the covenant, already closed. The bride has been called. Diba? Sinabi ba? The bride has been called. Ngayon, yung mga maduming kaisipan, o di wala ng bride, it has been called eh. Ano yan? Diba past tense yan? Diba? Eh lahat naman, gumawa ka ng sulat ng drama. Is it past tense or not? Buo na yung pro. Past tense na yun. Lalaruin na lang ng mga artista. Ipiplay na lang nila kung ano yung nakasulat. But that has already been done. Yan tayo eh. Tapos na yun. Kaya ano sabi ni Pastor? Walang pagsalang ikaw ay mawawala sapagkat nandoon ka. Tapos na ang lahat ng bagay nito. We just play our role. Diba? Kaya pumanatag ka. Huwag kang mag-isip ng patalikod. Pag-isipan mo yung pambihirang buhay ito. Lagi na lang kong sawi. Lugi doon, lugi dito. Aba, kung yan ang makakapag-rapture sa'yo, sige. Isipin mo yan. O, diba? Kung yung kalungkutan sa buhay ang makakapag-rapture sa'yo, sige, araw-araw kang malungkot, malaya ka. Kung yung sakit na inaalagaan mo, yan ang makaparapture sa'yo, go! Magsakit-sakitan ka o magpatay-patayan ka bawat araw. Diba? Pero tayo, malaya tayo at masaya tayo sa word na binuksan. Kung sino ka. Diba? Yun eh. Oh, hallelujah. Blessed are they that do hunger and thirst na wala na ngayon, for they shall be dapat eh. And has sent His transforming power. Basahin natin. And has sent and it's sent
Bakit dito? And has sent. Asan yun? Wala akong nakatingin. And has sent his bride. Tama ba? Ito na naman yung mga kritiko. Talagang pinapalitan nila ang word. Ha? Maliwanag na maliwanag kagaya ng sinasabi niya. Tapos pinapalitan nila. By revelation. Because now, we know who we are. Ano sabi? Kapag binasa mo yan at hindi mo nakita yung sarili mo, basahin mo uli. Ha? Aba. Yan ko lang pag hindi lumabo yung mata mo dyan. Kapatid? Only the bride has the power and authority to change. Bakit? Author siya. Author siya. Diba? Author. And has sent his bride. Grabing awa ng Diyos. Kapatid. Kinailangan kanyang ibaba. Diba? Para i-transform sila. Presence mo, yung kapanganakan mo dito, nagsisimula ng matransform. Kasi Diyos yung pinanganak eh. Diba? Kagaya ng iba na sabi nila, ang Diyos ay naging Diyos lang sa Jordan River. Natin pinapaniwalaan yun. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na talaga. Diba? Saan ka nakakita na you know? So, ang bride nung pinanganak siya, bride na siya. Oh, bride na siya. Kaya nga, ang dami-daming Brother Ronel, ang beses na disgrasya to. Ilang Philippine rabbit at Genesis na yung binangga nito. Pero buhay pa siya. Kasi bride siya eh. Oh, ilang motor na yung pabali ng kanyang kamay. Pero ayan siya. Tayo rin mga kapatid, ang dami-daming mga pagkakataon na nakitilan na sana tayo ng buhay. Diba? Pero binabaka rito for a purpose. Kinailangan kanyang bumaba. Kaya nung kapanganakan mo, bride ka na talaga. Yung lahat na pinagdaanan mo doon, diba? Isinilang ka, sanggol ka, nakalimutan ka ng anak ng nanay mo. Nakalimutan ka ng nanay mo doon. May anak pala siya. Tatlong araw. Merong nagpadede sa'yo. Ng araw. Naalala, eh, wala ako. Nabalik. Diba mga kapatid? Kanyari. Kasi, binaba niya yung transforming power niya. That day, nagsisimula ng matransforming. Lahat ng mga tumulong sa'yo, that's transforming, mga kapatid. Yung mga taong dumaan sa paligid mo, karoon ng pitak sa iyo, ano sabi? Lahat ng nagmahal sa iyo. Lahat ng minahal mo. Diba? Sakop niya yung mula nung ikaw ay pinanganak. Na wala ka pang kaalam-alam, meron ka pang spiritual amnesia. Diba? Ganun kabiyaya ang Panginoon. Lagay ka niya sa isang circumstance upang matransform yung nasa isip niya before the foundation. Diba? Ganun mga kapatid. Grabing biyaya ng Panginoon. Ba, Brad, wala kayong kinalaman dyan. Diyos lang lahat ang may gawa niyan. Tignan mo yung pagdaraya ni Satanas. Tignan mo yung pagdaraya ni Satanas. Sasabihin niya yan sa Diyos. Parang niya kinausap si Eva dati. Sabi niya kay Eva, magiging parang Diyos kayo. Eh si Eva, hindi pa natanggal yung ano niya, spiritual amnesia. Pero ikaw ngayon, alam mo na lahat mga kapatid, balibalik ta rin mo man, kasi bakit mo nalaman? Nalaman mo na ikaw yung bahagi ng Diyos. At kapag nalaman mo yung lahat-lahat ng pagka-Diyos niya, ibinuhos niya sa'yo eh. Tapos kakausapin ka ni Satanas. Sabi niya, alis siya. Bahagi ka lang noon.
wala kang kinalaman dyan. Wala kang kinalaman dyan. Ngayon, kung wala kang alam, sasabihin mo, tama ah. Pero sabihin niya ngayon sa'yo yan, tama ka, Brad. Sasabihin mo sa kanya, tama ka, Brad. Diyos lang talagang may kaalaman niyan. Eh, Diyos kami. Oh. Di ba? Kaya kakamutan ka talaga. Talagang wala kang kinalaman. Talagang Diyos lang ang may alam nitong lahat. Bakit? Deep things belongs to God. At yung deep things na yun, pilit pinapababaw ng Diyos. Ha? Doon sa mababaw, doon sila nalunod. Ha? Tama siya. Kaya ka binabara ito eh. Dahil ikaw ay may alam nito. Oh, alam mo yan eh. Bakit? Part of the author. Nung sinusulat niya yon, mga kapatid, wala ka dun sa sulok. Bahagi ka niya. Nagka-counsel siya sa'yo. Counsel of his own self. Subukan mo ngayon mag-counsel ka sa sarili mo. Aba, sarili ko. Di ba? Tama ba itong pinagagawa ko? Sasagot yan. Pero yung Diyos, nag-counsel siya sa kanyang bride. Kagaya lang kinaawit natin. Kay may katulad. Ah, di ba? Nobya mong galing sa'yo. Ha? Doon siya nag-counsel. Patin. Ganitong gagawin natin. Ha? Mamaya makikita natin yung ginawa nila. Nila. Nung groom and bride. Nasa Biblia. Ginawa nila, plano nila before the foundation of the world. Ganitong gagawin natin, ha? Ha? Ngayon, kung hindi ka bahagi, no, talagang hindi mo makikita. Sinabi na sa'yo, ganitong gagawin natin, ha? Para kang si Judas. Nakaharap ka dun, nakikinig ka, pero hindi mo alam. Diba, kaharap si Judas, sabi niya, yung kasabay kong magsasawsaw ng tinapay sa kape. Si Judas, nakikinig pa. Pero ang tingin niya doon sa kay Christ, pera. Ha? Grabe, 30 perasong pila. Diba? Yun ang tingin. Ang kumikislap sa kanyang mga mata. Kaya nung magsawsaw ang Panginoon, toing, sumawsaw din. Ha? Kaya yung iba, nakikinig naman sa atin. Nakakausap naman natin. But when you say, I and my Father are one, sino ka ba? Diba? Sino ka ba? Wala kang kinalaman dito. Diyos lang ang may kinalaman dito. Amen! Diyos kami. Oh, mabigat, diba? Mabigat sa kanila. Kasi yung understanding naka-block. Bakit? Sarado na. Pero sa'yo, mga kapatid, sarap tanggapin eh. Diyos na mismo nagsabi. Hindi ba sa inyong kasulatan mababasa niyong kayo'y mga Diyos? Nag-rejoice yung bride. Oh, hallelujah. Lord, Diyos pala kami. Kaya yung malalalim, para sa inyo lang talaga. Para sa atin lang talaga. Hindi nila kakayanin. To bring you out of the deformity of religion that you are in. What is religion? Denomination. Nandun sila nakapaloob, kaya ka nandito to bring them out from deformity. Diba? The whole thing was deformed. Kaya ka nandito upang sabihin itong huling taghoy ng Diyos. Diba? Huling taghoy na to, huling panawagan na ng Diyos sa kanyang mercy. Diba? Patuloy siyang nananawagan para di para magligtas. Kasi tapos na. Yung lahat na nagligtas at niligtas, nakapasok na. Claiming na lang, mga kapatid, nalalabi. Diba? Kaya ngayon, kahit nakabanal-banalan ka, kung wala ka doon sa niligtas ng bride,
Kung wala ka dun sa listahan ng bride, sa book of the bride, book of the Lamb's book of life, which is the bride, kung wala ka dun, mga kapatid, kahit napakabait mo pa, kahit yung lakad mo, ganyan, very humble ka, no? I'm sorry. Ang haba nitong panahon, naglakad ang bride. Ba? To bring you out of this deformity of religion that you're in this deformity, chaos that we're in. God has sent His bride, His word. Sabi niya yung transforming power, sinunod niya His word. Alam natin kung sino yung word. And we are that word. God sent His bride. Ba't pakinggan nito? Pero sa iba mga sama ang pakinig nila dito. Sana akong magpalit. Dahil meron akong revelation kung sino ako. Diba? Sabi yung prophet, sabi niya, it's not really tale. Tot. Eh, nakalista naman, maliwanag. T-A-I-L-L. Tagalog yung buntot. Pero sabi niya, it's not really tale na buntot. It's T-A-L-E. Tale. Kinawit niya ng kanyang tail. Yung kaisipan natin, yung buntot ni Satanas mahaba. Kinawit niya lahat. Wala mas mahaba yung dila niya. Yung pala yung tail. Storytelling. No? Storytelling. Kinwento niya, alam mo, hindi naman talaga namamatay ang old soul. Ang nangyari, yung mga changing of the soul, aba, imbes na pumataas, ano narinig nila, di ba? Tama ba ang prophet nung sabihin niya? Sa dulo, may mga naglipan. Bakit? Merong tail. May narinig silang tail. Talaga ba? Oo. Oo nga, no. Tara, dito na tayo. Papatuloy lang yung bride. Bakit? Siya yung original tail. Siya lamang ang makakapagsabi ng totoong tail ng Panginoon. God has sent His transforming power, His word vindicated, proven to bring you out of this religion. Nangyari. Nangyari doon sa nakatayo. Nangyari, sinong sinimulan ng Diyos? Tayo eh. Totoo yun, hindi naman tayo nagmamataas, hindi tayo nagmamapuri, pero nagpapasalamat tayo sa Diyos. Nung buksan niya ito, mga kapatid, tayo ang kauna-unahang ginanap nito. Hanggang anong nangyari? This has been an opening. Ba? Eye-opener sa iba. Kaya, to God be the glory talaga eh. Oo. And because of this, nakawala sa kulungan ng marami. Yung tinitignan ng ganun, mga tinitignan ng ganun, tip ng Diyos. The transforming power of God. We, the transforming power of God. Diba? Proven to bring you out of this religious deformity. That's the bride. Who shall teach? Pa? Ito natin yung Holy Spirit. The bride. Who will teach all things? Sabi niya ba some things? Kapag ka nakita mo yung God at naidikit mo yung sarili mo, that's all things. Bakit? She is the corrector of gross error. Ba? Bring you out of this religious deformity
of ignorance that you're walking in. They are walking in naked, blind, miserable, Laodicea, and don't know it. Diba? Diba naghihintay ng coming ni Lord eh? Dito na eh. Naghihintay pa rin sila. Bakit? Kapanipaniwala yung ano eh, mga itsura natin eh. Diba? Meron pang nagagalit sa akin. Ano ka lang eh, komedyante ka lang eh. Aba, babaguhin ko yung sarili ko? Hindi ko kaya. Ginawa akong ganito ng Panginoon. Pag hindi ko, pagka hindi ako natawa, apa hindi ako yun? Diba? O, pag hindi, mga kapatid eh. At saka tanggap nyo kung ganito ako. Kahit gayain ko si Pastor, Brother Eric, si Brother Joed, hindi ubra. Ano, pangit ang dating. Kakaibang dating. Iba, hindi. Pwede. Kukuha ka ng larawan ng iba. Diba, mga kapatid? Hindi. Hindi ubra. At baka kayo ay maboring din. Ganun na. Iba. Brother Junya. Brother Junya. Diba, mga kapatid? Brother, cute. Yun, sa kanya lang yun. So cute, nasa dugo pala. Wala sa mukha. Nasa dugo nga eh. Sabi niya eh. Diba? Nasa dugo nila pala yan. Kaya huwag nating hanapin sa face. Patid. Diba? Ano sabi? The seventh seal brings him back. Dumating na ba? Diba? Eh sino yung dumating? Alam mo ang sabi ng Panginoon kay Brother Branham, you and your message shall forerun the second coming of at pinangaral niya yung bride. Directly sinabi niya, the second coming of yung seven seal. Diba nung nabuksan, ikaw yung laman ng seven seal eh. Then that's the seventh seal that is coming, mga kapatid. So, yung coming of the Lord at saka yung calling out of the bride, pareho ba? At iisa? So yung coming of the Lord na tinutukoy, which is the seventh seal, at saka yung calling out of the bride, one and the same. That is the coming of Christ again in flesh. That is the last sign. Tama ba mga kapatid? Oo, yung nag-rejoice na tayo nun, sabi niya, coming in of the bride. Aba, bride na ako, nakarinig ka ng mensahe, nakilala mo yung prophet. Parang yun na eh. No. Yun pala ay coming of Christ. Your coming. The calling of the bride is the coming. Kaya sinasabi natin, history na yan eh. Naganap na yan eh. Magpepiesta pa sila doon, wala ka nang makukuha doon. Wala nang pataba doon, mga kapatid. Mga kapatid. Oo, kapatid. Mga kapatid, that is one and the same. Saan mo mababasa yan? Sa John 2:14, tignan mo. Word made flesh and dwelt among. Eh, ang John 2:14, sabi niya, ano ba yung ano? The word made flesh and dwelt among us? John 1:14? Word na to ah. Word pero hindi mo alam yung word. Pa? Ay ba? Kaya, ano sila? Kako natin sa krus, they call themselves God, and yet they don't know the word.
Hira, ano? Pero sila, pati tuldok, mga kapatid. And the word was made flesh. Diba, bumaba at naging flesh. Yung last sign. And the word was made the bride. And dwelt among the people. Dwelt among us. And we beheld his glory. The glory of the only begotten of the Father. Full of grace and truth. Yan, mga kapatid, is always a present tense. Kung naganap yan kay Christ lang, wala na, finish na. Hindi na tayo, bro. Wala na sana tayo. But then this is, mga kapatid, the last time. Diba? Christ, again, the form of the flesh, which is the bride. So that's one and the same. The coming and the calling out of the bride. Now, tignan mo. Ito yung sinasabi ko kanina. Nagplano tayo. Sa Hebrews 2:14. Wala yung 2:14, yung Hebrews. Wala, 1:14. Ito, yung planong nabuo. Doon tayo sa seventh dimension. Seventh dimension is God alone. God alone, di ba? For as much then as the children of God, are partakers of flesh and blood. Ayo daw, partakers ka ng flesh and blood, saan ka? Kaya ka magpapartake ng flesh. Ibig sabihin, magkakatawang tao ka. Yung children, that's the bride. Partakers of flesh and blood. So, bumaba tayo, nagkaroon tayo ng flesh and blood. Ang karugtong sabi niya, so, he also himself, siya rin naman daw, likewise, took part of the same. E di ba pareho? E di ba ang Diyos ay nagkatawang tao? Sa dalawang, una siya, pangalawa ka, bride. Ganun ang plano, napagkasunduan, nag-counsel sa Diyo. Ah, bride. Kakatawang tao ko, ah. Magpapartake ako ng flesh and blood. Ipapako nila ako sa krus. At yung partaker, yung children na magpapartake din, tagyan ko. And that will be your time. That will be your partaking of flesh and blood. And that is the calling of the bride. And that is the second coming of Christ. One and the same. Kapatid. Diba? That through death, he might destroy him that had the power of death. That is the devil. Through death. Diba? Patayin yung power ni Satanas. Through death of the old soul, which is Satan. Destroy the power. Diba? Kung hindi ka namatay, ikaw pa rin yun. Diba? E kung nagbihis ka, kung nilinis ka lang, old soul, nilinis lang. Pag nilinis ka lang, natin, nilinis lang yung soul mo eh. Hindi siya na-annihilate. Hindi siya pa rin yun. Bukan mo. Huwag kang maligo na isang linggo. Oh. Tapos maglinis ka lang. Ikaw pa rin yun. Diba, mga kapatid? So the old soul must die eh. So this seventh seal, mga kapatid, is really the coming of the Lord. And that Lord na dumating ay walang iba kundi yung universal bride in the last days ng Panginoon. That's the Christ na dumating sa huli. Pa? First na yan is very clear. Very, very clear, mga kapatid, na nakita ni John as the holy city. Tama na? What's that? The time of your partaking? Bumaba eh. Basahin natin, ha? New heaven and new earth. Basahin natin, brad.
Oh. Diba, mga kapatid? Ang daming nagpapatunay kung sino yung bumaba. Si Christ. Ngayon, pag hahanapin mo si Christ, wala kang makikita. Ilang beses ko nang binasa dito, sabi niya, we are the only Christ the world will ever see. Anong ibig niya sabihin? Hindi ikaw, nagkatawang taong Kristo, di ba? Hindi ikaw, Diyos, na nagpapanggap lang na tao. Diba? Now, John saw that holy city coming down. Uy, nagaganap itong kasalukuyan. At naganap na itong kasalukuyan. Ano ba yung Tagalog ko? Naganap na itong kasalukuyan. Past tense, tapos nilagyan mo ng present tense. Naganap na itong kasalukuyan. Okay. Ito yung nagaganap na noon. Palitan natin. Palitan natin. Nagaganap na to noon. Mas pwede, no? Sabi niya sa Philadelphian Church Age, sabi niya, Revelation 21:1-4, and I saw a new heaven and new earth. A new heaven, earth. And I saw a new heaven and new earth. Nakita ni John. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down. Well, spiritually speaking, the New Jerusalem, the new city is the bride. Diba? In other words, I saw the bride, the new Jerusalem coming down from heaven, coming down from God, mula sa pagiging Diyos. Mali naman ang interpretasyon niya. Hindi. Diba? I came from God, sabi niya ganun. Anong sabi ng prophet? Nagmula ako sa pagiging Diyos. So, ang sabi niya, and I, John, saw the bride coming down mula sa pagka-Diyos. Mula sa langit. That's right. Prepared as a bride. Oh, hallelujah. Prepared as a bride. Adorned for her husband. Diba? Yung New Jerusalem na yun, mula sa pagka-Diyos niya, binaba. Sabi kanina, magpartay ka ng flesh and blood sapagkat ikaw ay adore na sa bride. Nandito na siya ngayon sa bride. Prepared as a bride, adorned for her husband. Ooh, the real Esther is here. The real Esther is here. At hindi na siya magtatouch dun sa scepter. Hawak niya na yung scepter. Diba? Ito yung realidad na nakita ni John. Yung Holy City bumaba. Spiritually, yung Jerusalem bumaba, mga kapatid. Adorned as a bride. Bumaba siya mula sa pagiging Diyos. Hallelujah. And I heard the great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is blessed. Diba? The tabernacle of God, your flesh. Yung pinanahanan ng Diyos is with men. Oh, hallelujah. Nandiyan, ikinalat ng Diyos yung kanyang bride. Kahalo-habilo ka ng mga tao ngayon. Pinaba niya yung kanyang bride eh. Here's new heaven and new earth, new Jerusalem. Spiritually, ibinaba kahalo-bilo ng mga tao upang ano, i-transform niya supposed to be kanilang mga kaisipan. The tabernacle of God is with men.
and he will dwell with them. And they shall be his people. And God himself na nasa iyo shall be with them. Natubad ba to? Nandito yung Diyos eh. God himself, sabi niya, na kanino? Nandun sa bunabang bride. God himself shall be with them. God with them. Because we are here. Sino ba? Maghanap ka nga. Saan yung... Kaya yung tao lito-lito kung naghahanap. Sino bang pastor ang pwede talaga? O ubra talaga? Tayo lang walang kapit. Yung iba, kahit malalim sa mensahe, ba't patayuin niya? Diba? Sarat ang ilong niya. Ganun lang na salita. Yan eh. Wala namang alam yan eh. Pag ganun ba? Eh ano lang eh, bata pa yan eh. Wala pang ang asawa yan eh. Paano niya papangaralan yung may asawa? Tinuruan mo pa ang Diyos? Problema na ng Diyos yun. Problema mo yung sarili mo. Diba mga kapatid? So, binaba niya. And God himself shall be with them. And be their God. Sayang para sa ibang nalampasan nila ito. God is here. God is with them. Supposedly, mga kapatid, hihintay sila eh. Eh, pero anong ibinaba? Nakita ni John. Adorned as a bride. Diba? Tuko niya rito, mga kapatid, lamang talagang nasa bahagi ng yung subject niya. Diba? And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, no more sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things pass away. Kapatid, ano mo ah? Dito maaring lumuluha ka. Anong lalo na yung mga mahal mo sa buhay na walang kaalam-alam? But this has been wiped away. Hindi man nila alam, mga kapatid, naligtasan nila yung siguradong kapamahakan dahil sa'yo. Dahil winipe away mo na ang kanilang mga, di ba? At wala lang mga pagdurusa dun. Ngayon pa lang dineclare mo na eh. Ngayon pa lang, mga kapatid, alam mo na. Diba? Yung lahat ng nagmahal sa'yo at lahat ng mahal mo, naligtasan na nilang lahat ito, mga kapatid. Anong sabi natin kanina? We just act what has been already wrote down. Diba? Former things have passed away. When God revealed these things to us, no worries. Binigay niya ito sa atin. Hindi ka na nag-worry, mga kapatid. Sa'yo, para sa lahat ng tao. How wonderful! All God's wonderful promises fulfilled! Was it fulfilled? Diba? Fulfilled daw eh. Wonderful promises fulfilled. It will be all over. At promise. Kanyang pagdating na it will be over. It will be over. Ano sabi niya? The change will have been complete. Will be changed from mortal mortality. The Lamb and His bride forever settled in all the perfections of God. Ano raw? Yung bride at saka yung lamb, which is the groom, ay perfection ng Diyos. Dalawa ba? Male and female ba? Perfection ng Diyos. Sabi niya, the Lamb and His bride forever settled all the perfections
of God. Pag wala yung isa, that is what we know and what we believe. And what has been revealed to us. Pag hindi mo matanggap yan, sorry. Para sa amin lang talaga to. Perfection ng Diyos talaga, balik siya sa perfection, settled yung perfection niya from the beginning, the bride and the groom. Together. Pa? Daming resibo, mga kapatid, nagpapatunay, ang Diyos ay may na ang bride ay Diyos. Look, sabi niya, describe it. Who is able to do that? Walang makapag-describe, pero na-describe mo. Kasi alam mo eh, nakita mo eh, nireveal sa'yo eh. Think about it. Dream about it. Read what the word says about it. Sabi niya, yes, we can do all that. Bakit? Nareveal sa'yo eh. Kung hindi nareveal sa'yo, hindi mo ma-describe. Ba? Hindi mo maisip. Walang tatakbuhan yung isip mo, mga kapatid. Ba? But we can do all that, mga kapatid. Now, tignan mo. Yet, we can only know an infinitesimal. Infinitesimal. Ibig sabihin, mataas ng konti dun sa wala. Yan yung malaki ng konti sa zero. Halos wala. Yun lang daw ang pangunawa. Before, mga kapatid, pero nung ibigay sa iyo ito, mga kapatid, kulang ang sangkalangitan, gawin mong papel. At kulang yung tubig ng dagat, gawin mong tinta para isulat mo itong revelation ng binigay sa iyo ng Panginoon. Diba? That's the love of God. Paano hindi pa natin alam, pero kayong napahayag na ito, mga kapatid? It almost the same as the reality. Ano mo ito? Sabi niya, we can only know an infinitesimal part of it until it becomes reality in the first resurrection. Ha? So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ang lahat ng mga bagay na ito, hindi niya inilihim sa bride. Bakit? Hindi niya inilihim sa kanyang kabyak ang lahat ng bagay na ito. Hindi siya mortal. Nakagaya ng iba, ba? Gagawin kong alkansya itong takong ng sapatos ko. Lalagay ko dito yung pera ko para hindi alam ng asawa ko. Ay, kupit ka ngayon. Ganun ang ililihim ko ba kay Abraham? Diba? Ang lahat ng aking nalalaman. What more you, bride? Hindi pwedeng ilihim sa iyo ng Diyos kasi dalawa kayong nagplano. Yung completion niya, yung perfection ng Diyos, kasama ka. So shalom, bride. We will go. Hallelujah. God bless you, bride. Shalom, bride. Sa napakaganda stage. Amen. Yun ay realidad. Atin ay magagawa. Sabi ng quote, you cannot escape from habang ang iba ay tinutuligsa at re-reject. No? Tayo naman dahil accept tayo na after tayo nang receive, Panginoon, mas lalong nagbubukas. Oh, ganun yung habang sa iba, eh, naalala ko yung dati ng Panginoon. Ang sino mang mayroon ay lumago pa. Ang sino mang wala, kung ano yung hawak niya, kunin pa. Pa yung mga claims lang, ganun. Marami kasing ganyan ngayon. Na Bible.
So, gusto kong magpasalamat sa Panginoon sa literal na pag-iingat sa atin patuloy. Kahagabi ay meron akong ginagawa na ano, na electrical. Tumabog sa mukha ako. Nag-short. Tumabog sa mukha ako. Eh, nagdilim paningin ko kasi namatay ilaw eh. Buti na lang, na-realize ko na namatay lang ilaw. Akala ko nagdilim na yung paningin ko dahil ano, nasuntok lang. Wala lang palang ilaw, akala ko. Kasi ano eh, may ginagawang kailangan hindi papatayin yung speaker kasi connection ginagamit. Live. Eh so tight yung space ng mga ginagawa ko. Eh aksidente kahit nag-iingat tayo, nangyayari minsan. Pero mas lalong nadadakila ang Panginoon kasi yung hawak ko sunog eh. Yung pader sunog. Pero nagdilim lang paningin ko kasi namatay yung ilaw. Hindi biro 'yun kasi yung tsuhin ko kaka-graduate lang dahil sa ground eh. Oo, kaka-graduate lang. So, salamat Panginoon. No? Yung ginagawa kong ano, yun eh. Malamang tostado ko dun. Walang nag-ingat sa akin, mga kapatid. Kaya ako iningatan ng Panginoon. Iningatan din ako, natapos ko yung trabaho, tapos nakauwi ako ng madaling araw, walang, hindi kagaya dati yung operation ng bus, ganda, kahit alauna nag-uumpisa na, ngayon, alas 4 na ako nakasakay. So, hindi pumayag ang Panginoon, napaaga pa rin yung ano ko, ang dating ko, kasi pag madaling araw, ang bibilis ng sasakyan, wala pang traffic, nakauwi ako ng ano, pasyon. Kaya para marinig ko yung aga. Special yung message ngayon aga. You don't need to explain it. Just have to enjoy it. No, kasi the more you explain, the more you keep on saying wrong eh. Many times eh. Hindi mo naman kailangan explain yun. Basta enjoy mo lang. No, so it's a part of testimony of saying, giving back praise to God on how kahit na yung meron lang siyang inaano i-lit up or nilalagyan more lights. Tapos ang lawak ng nakukonek. Ang sarap. So the song that says I feel like traveling on is literally happening to you. No, so talagang nakukonekta lahat yung binibigay ng Panginoon. Bakit niya inidiin kung ano yung pride and because napakayaman ng salita, talagang dahil at isa pa, ang salita lang magbibigay ng kagalakan. No? Ilang salita, ilang Bible, hindi lang spoken word, salitang binigkas ng Diyos na naunawaan ng kanyang nobya. Diba mga kapatid? At talaga namang napakayaman. The one way of, the shortest way I can describe. As you sit there, relaxing, enjoying, habang naririnig, the Holy Spirit is keep on working to connect all these things, make this picture so perfect. No, and that picture is hindi kayang apuhapin ng mga matatalinong tao yun. Kahit yung ano lang, kahit yung edge lang ng picture na yun, mga kapatid. Samantalang ikaw, ay talagang